So guys, sa mga naniwala lang po guys, full moon po ngayon. Ito po yung time na papakain sa ating mga gamit para mabigyan po ng enerhiya or energy, higop ng energy, good energy, at yung mga bad spirit ay alis at ihiling natin sa Panginoon sama yung mga lucky charm at mga mutya natin na makahigop ng enerhiya mula sa kalawakan ng full moon para mabigyan po tayo ng blessing sa ating mga lucky charm, mga mutya, papasok ang good spirit at yung mga malas ay alis. Ito, nag-ano po tayo, hindi po tayo ng kandila, nilang pagalang at para mabigyan po tayo ng basbas sa Panginoon kasi hihiling po tayo doon. Mas hindi po tayo ng kandila para basbasan po tayo sa ating mga prayers sa tiling na mabigyan po ng kalakasan ng ating mga mutya na nakababa dito sa nakababa dito mga mutya para kaigop ng good energy at sisertihin tayo. Nandyan po yung pira ng 1972. Ito naman yung batong lutang. Yun, tinatay, no? Lutang po siya. Yan. Lutang po siya. Kaya ng batong lutang maging magaan sa ating hanap buhay. At pag may kausap tayong tao na matigas ang puso ay maging magaan sa atin. Pasintabi lang po sa mga disclaimer, ang video na ito ay para lang po sa mga taong naniniwala. Kung hindi kayo naniwala sa ganitong usapin ay nirespeto ko po kayo. Pwede kayo lumipat sa ibang channel at nung kayo manood. Eh, babad mo. Yan po. Ito po yun. At ito po yung bula ng dagat, kwintas ng anak ko. Kontra po to sa masamang mahika, masamang espiritu. At ito po yung bula mesmaisan ay simula pong bisa ng bula ng dagat kontra sa masamang espiritu. At andito yung aso ko, si Brownie. Minabantayan tayo. Brownie! Shh, Brownie! Dito ka lang ha! Bantayan mo ko. Yan ka lang. At ito naman yung cross. Sabi ng may-ari nito, isa ding antingero from Bayugan, Angosan del Sur. Ni ko rin din niya pinabanggit ang pangalan niya. Kaya ayaw niyang may nirespeto po natin ang iyang personalidad na katawan. Itong bigay niya sa akin, itong anong mutya to, sabi niya mutya ng apoy daw to, oras ang tilmo. Anong ibang kulay niya, oh. At ito namang yung kahoy na cross na naging kahoy na naging cross gawa ng kalikasan. Lisbala po daw to, sabi niya. At ito naman yung sa lagat ko nakita, either ulan ng mutya ng ulan or mutya ng tubig. Ano? Ang mutya ng tubig ay panlubag-lob sa matigas na puso. Ito po yun. Sa may nabuto sa negosyo. At ito naman yung bigay sa akin ni G.E.S. Hunter. Big shout out sa'yo, bro. Kanya po to yung batong tagusan.
ang kakayahan nito yung batong tugusan. Halimbawa may pupuntahan tayo ay makarating tayo ng ligtas at walang balakid. At kung sa ating negosyo naman ay matatagusan natin ang mga problema kaya sa ating buhay. Yan ang kakayahan nito. At ito namang mutya ng kuiba galing sa ating kaibigan from Davao. Kanya po to. Mutya ng kuiba. Bibigay po to ng swerte sa ating buhay at ipinisa na rin. Pinapakita ko lang sa inyo para maibagi ko rin sa inyo ang kunti kong kalaman. Gahib lang kalaman ko lang sa hala kong baguhan pa dito. Yan. Ito naman yung bracelet pula kay Joel Kaukum, pinagkalob sa akin. Mutya ng kidlat. Ito naman yung kabibi na naging bato. Bigay din sa ating kaibigan na di pinabanggit ang pangalan niya. Ito naman, mutya ng apoy mula kay Ma'am Katis Closer. Yung sa tatay si Ma'am Katis Closer. Ito personal ko muna to kasi yung mga personal na gamit ay personal ko ay di pinabagi. Ito yung ating pagkaingatan. Ma'am Katis Closer yan. Ito naman ay linta kay mula kay Iglesia del Espiritu Santo Torno. Big shout out sa bro. Itong linta ay panghalina dito sa negosyo. Pag ginamit natin sa masama ay masama din balik. Gamitin natin sa kabutihan para kabutihan balik sa atin. Ito yung suso na libon mula kay Joel Kaukum. At ito naman yung kidlat ko na kain ko lang nakita. Kakaiba din. Personal ko muna to kasi nang isa lang to. Hindi po to gawa ng tao. Gawa po to ng kalikasan. Hindi po to tinabas. Gawa po to ng kalikasan. Hindi po to gawa ng tao na tinabas. Kidlat po siya kasi nangamoy pulbura pag kinaskas. At ang lakas ng ano niya, aura niya. At nagkatagat yung labi sa balat natin. At may pulso. Ito naman, natiyan na langgam. Mula kay Edwin Palumpon from Cyprus. Ang ibang mga pinagkaloob ay nakatabi lang, hindi ko muna ilabas. Ito naman kay Joel Kaukum, singsing ng baon, isang mata at linta. Ito naman kay Iboy Mutya, dalawa na sa akin. Ito ni kay Joel Kaukum. Ito yung baon na sarili kong gawa. May isang bibig, isang mata. May inimbito sa negosyo rin. At ito yung langis ko na ginawa ko. Ang sangkap na pangdepensa to. Mga pinagkaloob na sangkap. Ito ay pasarili muna. Kasi mga sangkap ay mga pinagkaloob. Saka lang tayo magbahagi pag nakagawa tayo ng iba. Ito naman pasarili ko naman. Pasarili ko lang muna to. Ito yung pampaswerte. Pangalina sa negosyo. May balat ng ahas niyan, bulaklak ng kawayan. At lagi ko pa ng bulaklak ng tumubo simbahan. Hanggang dito lang kaibigan. May share ko sa inyo ang konti kong kalaman. Ito naman yung panglunas na maraming sangkap. May sugat ka po din yung panggamot sa mga sugat. Yung alaga ko, si Brownie, binabantayan tayo. Salamat si Brownie. Binabantayan mo ko, Brownie. Very good ka na aso, ha? Yung good boy ka. Andito lang, kaibigan.
Nawa ay mag-like kayo, share at subscribe. Pagbago ka lang na padaan sa aking channel, pindutin na notification bell at subscribe para update ka sa next upload ko. At ito naman yung kas mutya na kasayik mula kay Iboy Mutya at Atsay Bro. At ito naman kay sawa nito. Ito naman kay Mutya Stone Hunter, bula ng dagat. Lumabog ng ano natin, oh, tubig. Ito na lang kaibigan. Ah, ito yung pulmon, papakain sa mga gamit sa araw ng pulmon. Hintayin ko lang na maupos yung kandila ko. Papasok ko na sa loob. Ito lang po yung kaparaanan ko sa pagpakain ng mga mutya. Ang mga mutya po ay likas na po yan kung saan po gumagana sa oras ng panganib. At nabigay po sa atin ng swerte, basta maniwala po tayo. Samahan po natin si pagkilo sa pusitsaga at lumaw ng kabutuan sa kapwa ay para kalugurin po tayo sa Panginoon Diyos Ama at swertehin. Ang swerte ay pinagsisikapan po. Andito na lang, please like, share at subscribe para updating ka sa aking next upload. God bless. Tungkol sa kandila, sindi po tayo ng kandila bilang respeto, paggalang sa Panginoon Diyos Ama. Ang pagsindi ng kandila ay sagrado po yan kasi nagdasal po tayo sa Panginoon Diyos Ama. Ito po yung kunting share ko sa kandila na to na dinilig nga itong mga hilingat sa Panginoon Diyos Ama. Hindi po sa tumutulog kaibigan, no? Kita nyo hanggang naupos yan, hanggang naupos na yung kandila natin, wala po ka nakita na pumapatak yung kandila. Yun, may tulog siya pero hindi siya tumuloy. Mataba yung kanina, paupos na lang, hindi siya takas pa ng hangin. Try nyo magsindi ng kandila dyan pag wala, ordinaryong sindi lang. Tapos may hangin, lakas tumulo yung ano, kandila at bilis maupos. Ibig sabihin yung mga prayers natin na dinilig tayo sa ating Panginoon Diyos Ama, wala po yung tulo yan hanggang maupos yan. And kung mayroon namang tulo sa kandila nyo, pag sindi kayo or prayer kayo, tuloy-tuloy lang po kayo. Darating na yung panahon na mababasbasa sa Panginoon Diyos Ama yung mga prayer nyo. Dinggin din yung mapanalangin na nyo. Ibig sabihin, pag walang tulo yung orang luha, yung ma-prayers natin ay dininig tayo sa Panginoon Diyos Ama. Yan na po ang konti ko may share sa inyo. Nawa ay magbigay sa inyo ng kalaman. Sinishare ko lang din ang experience ko po. Kasi nung una ko dito ay yung una ko plan dito ay bilis talaga lumuha at bilis maubos sa kandila. Ito, matagal na upos ka kaibigan. Manit lang po yan. Andito na lang. Please like, share at subscribe. Kung bago ka pa lang napadat sa aking channel, nawa ay yung ads na dumaan sa pangapanood kayo, huwag niyo isip. Bilang tulong niyo lang sa akin. God bless.